Bago pa ay tumataas na ang bilang ng mga karalsaan na may kinalaman sa nalalapit na halala ng barangay at sangguniang kabataan sa bansang Pilipinas naming mahal. Nakatakda ang sangguniang kabataan at barangay election sa bansa sa susunod na buwan na Oktubre. Sa unang linggo pa lamang ng buwang ito ng Setyembre ay meron ng madugong mga pangyayari. Bakit ba sa tuwing ang papalapit ang anumang halalan sa bansa ay palubha ng palubha ang mga nagaganap na krimen na kinasasangkutan sa pangapagpatay ng mga kandidato sa pwesto ng barangay chairman? Ang ganitong pangyayari sa bayang Silangan ay hindi na bago sa aming mga nasa ibang bansa. Kailan kaya magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa inang bayan? Sa tuwing sasapit ang eleksyon, ganito na lamang ba tayo? Sa tuwing nagsisimula at isa sa katuparan ang mga halalan, maaga pa lamang ay sumusulpot naman ang mga hard killers na inuupahan ng mga kalaban sa politika para patahimikin ang kanilang kalaban. Sa unang araw ng pagpapalista ng mga pangalan ng mga kandidato, umaarangkada na ang mga upahang riding in tandem para itumba ang mga kalaban sa politika. Kung kaya't ang ganitong kalagayan ay naghahatid ng takot sa mismong araw ng eleksyon na mas may manugupang mga pangyayari. Naalala nyo noong pamusong Ampatuan Massacre, November 23, 2009, sa town ng Ampatuan na noon ay undivided Maguindanao na ngayon ay Maguindanao del Sur na. 58 katao ang minasakir noon habang patungo ang mga biktima na pinungunahan ng asawa ni Buluan Vice Mayor Ismael Mangundadato sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Napatay ang asawa ni Mangundadato, dalawang sister-in-law, kasama nilang abogado, maging yung mga motoristang napadaan at nakabuntot sa konvoy, isinama sa libingan. Ang mga pumatay ay mga kilalang political clan na pinungunahan noon ng Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Sa kabuuang 58 minasakre, 34 dito ay mga mamamahayag, kabilang ang aking kaibigan na kasamang reporter ng DCRS noon, si Henry Araneta. Kaya naitala sa buong mundo ng Committee to Protect Journalism ng Pilipinas ang second most dangerous country, second only to Iraq. Halos ganito rin ang mga naging sitwasyon sa mga sunod-sunod na mga nagdaang eleksyon. At hindi lamang ang mga kandidato ang napapatay, kundi maging ang mga inosenteng botante man. Sa puntong ito ay labis namin pinagtatakahan na sa tuwing darating ang eleksyon ay ang pagkalat ng mga baril na ginagamit sa pagpatay. Saan ang gagaling ang mga nakamamatay ng mga armas? Bakit sa tagal ng panahon ng mga kampanya ng kapulisan ay hindi masamsam ng Philippine National Police ang mga nagkalat na loose firearms? Noong nakaraang Martes, isang kakandidato sa pagkabarangay chairman sa Taal, Batangas ang pinagbabaril at napatay ng riding in tandem. Hindi na umabot pa ng buhay ang biktimang si Erasmo Reste Divino Fernandez, chairman ng barangay poblasyon Zone T, Taal. As usual, ang susunod na balita ay tinutugis ng kapulisan ng mga suspect. Batay sa report, itong si Hernandez ang ikatlong kandidato sa pagkabarangay chairman na pinatay matapos na ideklara ng COMELEC ang pagpa-file ng kandidatura para sa nakatakdang halalan sa October 30, 2033. Noong Martes, ating programa ay iniulat ni Koyang Jesus Felix Pargas ang unang napatay na barangay chairman na si Alex Enriquez Tripato, 51 years old, ng barangay San Jose, Libon, Albay. Dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo ang bumaril kay Tripato. Kauwi lamang ng biktima noon matapos na siya ay mag-file ng Certificate of Candidacy. Ang ikalawang biktimang pinatay ay nakilalang si Harun Dimalanes ng barangay Malingaw, Midsayap, Cotabato. Ang biktima ay pinagbabaril din ng riding in tandem. Patungo noon sa munisipyo ang biktima para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkabarangay chairman nang siya ay patayin ng mga salarin. Nauna rito ay ang may mga naiulat na rin pagpatay sa Maco, Davao de Oro, kung saan isang kandidato para sa sangguniang kabataan ang binaril ng riding in tandem. Dito naman sa North Sagaray, Bulacan, isang barangay chairman na tatakbong muli ang pinagbabaril at napatay. May report ding na pagpatay sa barangay chairman ng barangay Mangyaw, Asturias, Cebu. Aba, mga katoto, sa tingin ko sa mga pangyayaring ito ay wala nang kinakatakutan ang mga hired killers. Kahit pa may mga nakakalat na CCTV ay isinasagawa pa rin nila ang karumal-dumal na krimen. Anong silbi ng mga COMELEC checkpoint? Bakit hindi napipigil ang mga salarin sa kanilang pinagkagawa? Totoo bang nagbabantay ang ating kapulisan? Pinaigting ba ninyo ang pagbabantay sa mga sinasabi niyong hotspots? Itong mga ganitong kaganapan ay naghahatid ng takot
sasagot sa mamamayan. Ano ang silbi ng ating mga law enforcers kung hindi ninyo masawata ang mga sarili sa kanilang mga pagkakalat ng lagim? Dapat na sikapin ang ating kapulisan na makumpiska ang mga nakatagong loose firearms. Kinakailangan rin kumilos ang ating mga mamamayan. Mga katoto, makipagtulungan sa mga otoridad, magkaisa para sa kapakanan ng sambayanan, tungo sa kapayapaan at ikaunlad ng ating inambayan. Upang sa hinaharap may pagmamalaki at masasabi nating, Pilipinas, aangat ka!